For the last 4 years, laging anti-cream lang si Cream O ng mga puppies ni Sugar. Kaya naman maraming nagtatanong sa inyo kung kailan naman ang turn niya maging mommy ulit. Sa totoo lang, I have my reservations kung ipagbubuntis ko pa ba si Cream O. Kasi for me, medyo matanda na ang 5 years old para ipagpuppy pa. Mas mataas na ang likelihood na mahirapan na siya. So either ipaspay ko na siya or pagbigyan siya muling maranasan maging isang ina. Para sa mga nakakakilala kay Cream O, alam niyo na nakaka-experience siya ng tinatawag na false pregnancy. Kung saan nako-convince siya ng hormonal changes sa katawan niya into thinking na actually pregnant siya. Andyan yung pag-produce na ng milk kahit wala naman siya mga puppies and some other behavioral changes na typical na na-experience ng isang mama dog. Kaya somehow I feel for Cream O pag ganun siya. Para kasi siyang nag-i-imagine na lang na may puppies siyang inaalagaan. That leads me to this decision na finally bigyan ng chance si Cream O maging mommy ulit for the last time. Before ko siya tuloy ang ipaspay. And besides, pang 3rd liter pa lang naman ito ni Cream O. Though necessaryan siya sa kanyang first liter, normal delivery naman ng 5 healthy puppies yung sumunod. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Cream O ngayon. First time niyang bigla na lang mag-seizure na tumagal ng 1 minuto. Sobrang natakot ako noon na baka mawala siya sa akin. Hindi ko na din ina-expect na matutuloy pa ang pregnancy niya dahil sa nangyari. At ang possibility na mangyari pa yun ulit. Gusto ko na lang masiguro ang kaligtasan ni Cream O kaya pina-ultrasound ko siya para malaman ang mga dapat naming gawin. Pero walang kasiguraduhan ang naging resulta kaya ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at lumaki na nga ang tiyan ni Cream O. May mga sumisipa na din, masaya at bigla akong na-excite kasi after ng mga nangyari, buhay pala sila. Pero gayunpaman, puno din ng pag-alala. Hindi mawala sa isip ko ang tanong na, kakayanin ba niya? Ano, Cream? Ha? Feeling ko hindi na to magbe-breakfast. Ayan o. Hindi kami nakatulog masyado kagabi eh. Ano siya, pagising-gising. So, antayin ko lang po yung official na hindi niya pagkain para masabing manganganak na. Pero feeling ko talaga tonight or madaling araw to aanak. So, pag di siya kumain ngayong umaga, hindi na rin to magdi-dinner. Ayan o. Oh. Tapos, mababaw lang yung tulog eh. Intuloy ko gising. Mababaw lang yung tulog niya. Tapos, pabangon-bangon. Ganyan kami mula kagabi. Ayan na, Kim Kim. Kain. Dali, kain na. Oh. Ay, mamaya na talaga tong gabi. Nakapag-build na po siya ng kanyang nest. Hindi pa natin nasi-set up ulit yung ano mo eh, whelping box. Tinopi muna namin kasi medyo parang advance yung pagkakalagay namin. So, maya-maya, set up lang namin. Mabilis lang naman. Mamayang gabi pa naman to for sure. Eh, babe? So, for now, ito lang muna ang kanyang ano. Ang kanyang nest. Hindi yun mapakali sa mga comporter eh. May certain ayos ang gusto niya. So, ayan. Though natutulog si Cream O ngayon, fake sleep lang yan. As in, light sleep lang. Siguro mga 30 minutes lang na ganyan. Biglang babangon na ulit siya para magkut-kut-kut-kut, tapos magpapanting na yung parang akala mo iirin na siya. Ayan, tumayo na siya. Ito yung sinasabi ko eh. So, yes po, natuloy yung pregnancy niya. Ito na, nandito na kami sa day na to na manganganak na siya. Nahiya lang pala sila or masyadong maliliit lang talaga siguro sila that time. Hindi ko na rin kasi binalik si Cream O nun sa vet para ipa another ultrasound na naman. Sabi ko kasi parang if ever naman, kung tutuloy, tutuloy. Pero yun nga po, andito ang Cream natin. Ayan. Sa totoo lang friends, kahit pangiti-ngiti ako tapos excited. Actually, at the back of my mind, medyo kabado pa rin talaga ako kasi what if, ano ba, hindi kasi, wala kasing guarantee, especially meron pa siyang history nga na nag-seizure siya. What if habang nanganak siya, mangyari ulit yon? Wag naman sana, di kaya yung may effect pala sa puppies. Mamaya may mga abnormalities sa kanila, yung ganun, naiisip ko lang siya. What if gano'n ang mangyari? Ayun, basta gagawin ko naman lahat
for Cream Cream. Siyempre, hindi ko naman siya papabayaan. Ayan, friends. So, pakita ko sa inyo yung chan ni Cream O. Oh, hello. Ayan, tumiyaya. Uy. Ayan, para daw meron tayong better view. Thank you. Ayan, oh. Ang tigas na, parang puputok na anytime. Enjoy. Hayaan na natin siya magpahinga. Yung whelping box nga pala namin, bago to, Nax. Pinagawa ko siya kasi nabudol ako dahil nadi-disassemble. Parang hindi siya, ano, hindi siya takaw sa space. Kasi yung luma namin, yung ginamit ng BX, tsaka nung sugar pups, mga puppies ni Sugar, dinispose ko na dahil nga pampasikip lang dito sa bahay. So, mas maganda talaga to. Yun nga lang, di tayo sure sa tibay niya. So, ngayon ko palang matitest talaga. Dali, pasok! Paano ang papasok? Uy, huwag ka tumalun dyan. Ah, wala. Gusto niya talaga doon. Gusto mo talaga dyan? Ha? Ay, doon niya daw gusto. Pangit dito. Di bali mamaya, once na nag-push ka na, wala ka namang choice. Pag nilagay ko na yung tuta mo dito. So, yan po. Dinner time. Tignan natin kung kakain si Cream Cream. So, legit, manganak ka na talaga mamaya. Ha? Mamaya or madaling araw? Kasi kanina, medyo kinabahan ako dito dahil may food kasi kami. Tapos, sunod siya ng sunod. So, akala ko, it's a prank. Ayan, update po. 8 PM. Hala, yan na oh. Nagpila-pila na sila. Ang tigas na. Oh my gosh. Ang mama nila, patulog-tulog. Kakain ako sana. Pero, ang mama to be dito ay gusto kumain. Namimili ka lang ata ng food eh. Sit? Sit-sit ka ha? Oh, pasus. Turks pala ang gusto. Tarts pala? Ha? Huh? Tingnan ng tiyan mo. Ha? Huh? Ang bigla ng tiyan mo eh. Ay, kinikis-kis. Bawal sa'yo to. Pero pag dog food naman binigay ko, ayaw mo. Anong oras ka ba manganganak, be? Ha? Huh? Anong oras? Anong oras, Kim-Kim? Uy, gagsit na pagod ang buntis. Pagod. Ang tagal mo na sa phase 1 labor. Gracious! Ang ganda naman ng smile. Ayan po. Hi. Kakagising ko lang. Actually, sinasabayan ko lang din tong si Cream. Pag natutulog siya. Tapos nagigising ako kapag nagigising din siya. Kasi dito siya nagninesting pa sa kama. Tapos sa sobrang intense nung pagkutkut niya, parang mapupunit niya na yung comforter. 1 AM na wala pa rin puppies, hindi pa rin siya nagpo-push. So I guess more on talagang 5 AM, 6 AM to siguro magsisimula. Kasi depende po sa dog kung gaano siya katagal mag-phase 1 labor. So, usually, mga 12 to 24 hours yung ganun. Ayan, sige, go lang. Pahinga lang. More pahinga. During this time, nagsimula nang mag-push si Cream O, kaya may patipads na akong nakaabang. The problem is, bihira yung pag-ire niya. Hindi sunod-sunod, tapos hindi din malakas. Para lang siyang nagwiwiwi. Basta hindi siya strong enough na kayang mag-push ng mga puppies. In-observe ko lang muna ng mga isang oras kung lalakas ba yung pag-ire niya. Kaso hindi talaga. Sabi pa nga nila dito sa bahay, baka naman hindi pa talaga siya nagli-labor noon. Na mag-antay lang muna kami. Kaso hindi eh, kabisado ko si Cream O. Meron akong gut feeling talaga na ito na yon.
na baka may something wrong lang kaya hindi siya makairin ng todo. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I. Trim, trim! Wait lang. Wait, it, lalabas na ba kami? Para kasi natatakot ako, nagbabay-bay si Trim. Sabihin ko. Pakiayos. Pakikuha. Pakikuha. I-slide. Kanina, nagaganto siya, parang nakakatakot! Tara na! Tara na! Doon na tayo tumambay! Para makita nila kung sakaling mag-animal. Baka mag-seizure ulit. Halika, Kim. Wala, umiiri lang. Paano biga na yun? May pumutok pong paano biga. Or parang na siguro na feel niya yung contractions, may pain somehow or may discomfort. Hindi ko lang, dito na lang siya. Nako. Pero okay pa naman appetite niya. Okay, was the last time kumain siya. Kahapon po ng breakfast din na siya kumain. Kaya lang po, nagsusuka na siya ngayon ng nag-hyperacidic. Palpig ko lang. Nag-ano na po siya, no? Restless na and resting. Opo. Nagkakalkal na siya. Opo. Pero sa... Pero walang lumalabas. Pero nag-a-attempt po siya mag-push. Pero parang hindi strong enough. Hindi strong parang maliit. Parang ganun lang. Tapos ang lalayo po ng interval ng push niya. Pero baka dahil wala pang panubigan nun. Opo. Nung time na yun. Oo, nung time na yun po. Pwede we have to induce. So, update lang po sa gagawin kay Cream O. Bali, i-ultrasound na muna siya para ma-monitor yung heartbeat ng mga puppies. Para doon makita kung strong pa ba or weak heartbeat. Kasi para if weak na, diretso CS na siya. Pero pag strong pa naman, itatry pa rin siyang ipa-normal delivery. Kasi syempre, iba din yung stress na nadudulot ng CS. Kaya, ayun, antay lang tayo. Pero weird talaga ni Cream kasi pumutok na yung panubigan niya doon. So sa experience ko dapat, tuloy-tuloy na yung ire. Pero siya parang chill lang. Hindi siya umiire. Parang ultrasound na lang. Halika. Let's go, let's go. Ang heart rate ng puppy so far, puppy one. It's within the normal range naman. Hindi naman in distress yung puppy. So, ayun po. Kinuha na ulit si Cream O kasi ipapa-x-ray naman daw siya para makita yung exact positioning ng mga puppies. Cream! Ang bilis ah! Hanga! Sige po, ma'am. Check lang na. Sige po. Okay. Ma'am, ibigay ko muna yung first oxytocin. We agreed naman na since okay naman yung heart rate ng dalawang puppies niya, we're just gonna induce for now. And then let's see kung within 30 minutes kung merong progress. Doon pa yung mga ulo. Baka hindi pa sila naikot pa. Pero let's see, kasi nag-induce naman na rin si Doc Chat ng first dose ng oxytocin. So, hopefully, after a few minutes, mag-move down pa.
Ang lalaki sabi ng puppies eh, kasi pag anak ganito, Henry talaga. Parang nakita ko yung apat, talagang magkakatabi sila, tapos straight line na gano'n. Yung parang siksikan sila, tapos ang lalaki. Kaya pala ang laki ni Craig. Hindi, kaya baka nahihirapan siyang ilabas. Oo, tapos mga paalahat yung nakaganoon. Hindi ka siya sa pem-pem. Pinaiwan sa akin sa isang room, tapos pinatay yung ilaw kasi para makapag-focus. Tinurukan na kasi siya ng oxytocin, yung pampahilab. So baka ano, tapos 30 minutes daw yon, tapos isang turok pa ata ulit. Kasi hanggat maari nga, gusto nila normal. Pero pag hindi kaya, saka pa lang nila i-CCS. Okay lang, kasi kahit tumagal, halimbawa ganyan na hindi siya umiiri, at least nandito tayo sa vet, medyo ano ko, kampante. Kesa nasa bahay tayo, tapos tayo nag-aantay kung kailan siya iiri. At least dito, talagang ma-assist nila. Medyo matagal na nga daw yung ano, 24 hours, sabi nga ni Dok kanina. Mukhang hindi talaga nag-move. Kahit na i-palpate ko siya, hindi ko talaga maabot. So, mukhang... Sige po, okay lang po. Sige, hihintayin lang namin si Doc Chan. Sige po. Matapos na ipaprep naman din po namin siya afterwards. Sige po. Ah, nagsuka na naman. Oy. Gutom na gutom. Oo nga po. Kaso ihi lang po talaga nagagawan. Oy, bye-bye. Alito mo. Galingan mo. Uy, akala niya sasama na siya. Sorry, bye-bye. Balikan ka na lang namin mama. Galingan mo, Bea. Huwag mo kami pakabahin. Gusto po. Bye-bye. Masarap na. Bye-bye. Sige ba, thank you. Mababa yung kanyang platelet. So, ini-inform ko lang din po kayo before din tayo mag-undergo ng surgery. Or it could be dahil nanganganak nga din siya. Platelet count niya kasi, i-double check ko pa naman, no? Pero platelet count kasi din sa machine ay nasa 44,000, masyadong mababa. Ang normal natin is 148. Pero i-double check ko kasi minsan din naman ang machine ay nagluloko. So, i-double check ko muna yun before ako mag-proceed. Pero nag-prep naman na rin siya, ready naman na rin siya in a bit. Ano ko lang, i-double check ko lang yung platelet niya just to be sure. Bumababa po talaga yung platelet. Minsan, may cases na ganun pag during labor. Yes, pero normally, very mild lang. Yung sa hindi talaga, or very mild lang yung pagbaba. Kaya gusto din i-double check lang din dun sa sige po. Mirror kung okay pa yung kanyang platelet. Sige po. May history naman din po siya ng mga CBC dyan. Last month po, nagpa-CBC din kami. So, may history naman po siya ng CBC. Oo, yun nga po, nakita ko naman normal naman siya. Sige. Thank you, Doc, sa update. Thank you. Delikado i-surgery pag gano'n. Sana ano lang, mali lang. I-manual count na lang nila, no? Sa manual count naman, normal naman yung kanyang platelet. Ay, naku, grabe do. Naiiyak na ako dito eh. Nalakad lang yung dugo niya. Pero ayun nga, na-double check ko naman siya. Nag-clunk-clunk lang talaga yung mga platelet. Kaya hindi maligid yung machine. Kasi nare-read niya yung visible cells. Thank you po to. Okay, dito ma'am. I'll call you in a bit. Ano ba yan? Yeah, false alarm. Ano ba ito? Grabe yung kama ko. Normal naman pala. Ang taas naman pala. Natakot ako sa surgery kasi iniisip ko na kung anong remedy eh. Wala namang choice kundi kunin yung puppy. Mag-surgery talaga. Anyway. Para, pwede naman silang ilabas naman. Iiyak kasi si Luis. Wala, ang hindi ko kapag... Bakit gano'n? Sa lalaki talaga. Nabunan na yung iba. Uy, okay ka lang ba? Karin mo yun.
habang naglalakbay. Ah, cute! Cute! Hindi siya sure. Thank you po. Grabe naman mag-alaga si Cream. Di! Ang harsh mo mag-linis. Magsasalitaan na sabi mama. Kaya pa ba dyan? Kasi pagka pinupuntahan ni Cream mo, nililinisan niya ng harsh. Iyak lang sila ng iyak. Hindi naman makadede. Kasi dapat parang nakahiga si Cream o tapos comfy sila. So ginagawa ni Auntie, pinaghihiwalay muna ang mag-ina. Ako din iiyak. Teka lang, mibilisan na ni Lola mag-drive. Oh my God, for Lola na ako ulit. Official na. So yung friends, hindi na po ako nakapag-video pagka-uwi namin galing dun sa vet. Kasi na-busy na talaga kami sa mag-iina. So pinag-settle down po muna namin sila dito sa kwarto. Tapos aalis si Cremo para puntahan ang mga bebes niya. Ayan, sinecheck niya na naman. Plus yun nga po kasi kaka-opera lang din ni Cream. Medyo groggy pa. Ayan, tapos medyo naninibago din kasi kami sa buhay na may mga puppies ulit. Anyway, I'm so happy lang po na naitawid ni Cream o itong last litter niya. Salamat at safe ang lahat. Ayun, ang tindi lang din ng kapit ng mga Cream Pops na to sa nanay nila. In fairness, wala, hindi ko naman inaano. In fairness, nag-vibrate na at lahat-lahat ang mama nila. Nakakapit pa din. Kaka-proud din po ang Cream natin. Kasi small but terrible siya. Kinaya niya lahat. So yung friends, nakakatuwa lang din isipin na kahit walang na-normal na tuta si Cream. So lahat sila kasi CS. Hindi niya sila nire-reject. So very maalaga siya. Parang automatic na alam niya mga anak niya. Tapos lalo na nung first day, kitang-kita ko sa mga mata niya na parang love na love niya sila. Basta iba po siya makatingin. So sulit lahat ng kapraningan, worry, pagod, puyat, gastos, lahat na. Although, late ko na nalaman na nerevive pala ang mga to. Kasi nakita ko nagpost yung vet namin. Anyway, ang importante, ang lalakas na nila ngayon, at ang lalaki na, ang tataba. Achoy! Saka ko na lang sila sa inyo officially ipapakilala. Kasi baka umabot tayo ng isang oras dito sa video na to.